Nakaligtas ang isang barangay Kagawad sa Tangkang Pamamaril matapos pumalya ang baril ng gunman sa Maynila. Pero bago niyan, nakita na raw na pag-alagala ang suspect sa lugar at kahinahinala ang kinikilos. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Patakbong lumabas ng iskinita ang lalaking ito nang masapul sa CCTV sa barangay 232 sa Tondo, Maynila nitong Sabado ng umaga. May hawak siyang baril. Maya-maya, itinutok niya ito sa lalaking nakaputi na sumusunod sa kanya. Dalawang beses niyang kinalabit ang gatilyo, pero ang baril ng gunman hindi pumutok. Kumaripas na lamang palayo ang lalaking nagkandara pa sa pagmamadali. Ang nakaputing lalaki sa video, isa sa mga barangay Kagawad sa lugar. Kwento niya, humingi lang daw ng tulong ang kapitbahay nila dahil sa kahinahinalang kilos ng isang lalaking nakaitim. Pinunta niya raw ito para kausapin. Nag-hysterical na siya. Nagpapaano na, kung ano ang ginagawa niya, nagpapapalag na. Sabi ko, kakausapin ka na kung ano ang ginagawa. Eh, biglang pumulas na, tumakbo na. Sinubukan daw nilang imbitahan sa barangay ang lalaki, pero agad naman ito naglabas ng baril. Titignan ko yung forma kasi parang tingin ko hindi totoo eh. Hindi totoo yung baril eh. Kaya medyo malakas ang loob ko, kaya medyo gumagano'n ako. Maghahanap ako ng bato, pambato sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang 65 taong gulang na barangay Kagawad sa tila pangalawang buhay niya mula sa insidente. Papasalamat ako sa taas dahil hindi pa ukol para sa akin yung balang ipuputok niya. Ayun lang sa akin. Sabi ko, thank you Lord. Giligtas mo ako, okay na. Sabi ko, makapaglingkod lang ako sa statement ko, okay na. Bago ito, nakuhanan pa pala ang lalaki mag-aalas 6 ng umaga nung araw ding iyon na naglalakad malapit sa barangay hall. Dito siya unang nasita ng mga tauhan ng barangay. At nang akmang kakapkapan, dito na pumalag ang lalaki sabay takbo palayo. Nahulog pa nga niya ang dalang cellphone. Para high na high sa'yo. Lumapis yung Kagawad, merong nakabuko sa bewang. Yung tinanong yung Kagawad, ano yung nasa bewang mo? Hindi, lagay lang yung cellphone to. Halos 2 oras ding tumagal ang lalaki sa paligid ng barangay at may ilang residente pang kinausap. Sabi ng barangay, isang nagngangalang Allen daw ang hinahanap ng lalaki na may tattoo sa dibdib. Pero wala raw nakakakilala sa hinahanap ng lalaki. Tingin ng mga residente, posibleng dayo lamang sa lugar ang lalaki lalo't walang nakakakilala sa kanila maging sa mga ibang nasa kalapit na barangay. Ang nakaago pansin lang daw sa kanila ang tila kakaiba at maaligagang kilos nitong lalaki. Sa investigasyon ng mga polis, posibleng kalibre 38 ang baril ang ginamit. Sa tingin ko po, hindi po tunay na baril. Either po improvise o replica na panakot, yun lang naman po ang pwede nating i-characterize po yung baril na pag ganun pong hindi pumutok. Hawak na ng mga pulis ang nahulog na cellphone ng lalaki habang patuloy ang manhunt operations dito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.